Good afternoon, guys, at welcome sa klase natin ulit. Okay. For our topic this afternoon, we'll be talking about the audit engagement plan as well as the definition of IS auditing. Okay. So, yung meaning po ng IS is information systems. Okay. So, it covers every kind of system na ginagamit nila sa isang company. Okay. So, sir, pag sinabi yung system hindi computerized or pwedeng hindi computerized, pwede. Okay. Pero sa panahon kasi ngayon, most of our business process depend on technology. And kapag sinabi nating technology, may involvement pa rin po ang computer dyan. Okay. So, sa ano natin ngayon, sa situation natin, halos lahat na ng business operation depends on technology, and we have to make sure that every business operation is nag-work sila efficiently and effectively. So, magkaiba yun na word. Efficient and effective. Pag sinabing efficient, you get the most out of it. Yan. So, parang kayo, kunwari, gaano kayo ka-efficient sa isang araw? Marami ba kayong naging output? Marami ba kayong nagawa? Ganun ang efficiency. Okay. So, in a short time or short period of time, you tend to have many outputs as possible doon sa process mo. So, sa isang computer system or information system, minimake sure natin that the system works efficiently. Pag sinabing effectively din naman po, is nagagamit po siya ng sabi nating meron siyang merong katuturan yung output, okay? Or yung process mismo, okay? May times po kasi na efficient pero hindi effective. Okay, nakapag-produce ka ng maraming output, hindi naman ginamit sa purpose ng output yung kanyang purpose. Yun, ganun lang naman yun eh. May times po na hindi po tayo or hindi natin na-check if our business process or kahit na yung personal lang na actions natin is hindi natin na-check kung effective ba tayo or efficient ba tayo. Okay. So, in information systems, we have what we call the information systems audit. Okay. This is any audit that wholly or partially, okay, meaning it might be a part lang or buo, okay, na yung sistema that evaluates in automated information system, information processing system, related non-automated process. So, ibig sabihin, hindi rin po computerized lahat yung ino-audit dyan. Okay? Pati na rin yung mga actions ng employee natin. And their interfaces. Okay? Yung itsura ng system. Okay? We might focus na lang po dito sa IS audit na to sa isang scenario na pwede nating imagine na isang opisina, yung opisinang yun, may ginagamit silang equipments or computers na naglalaman ng mga softwares, okay, na ginagamit ng empleyado sa kanyang actions or process. Okay. So, ganun na lang yung situation natin. Ngayon, pag-aaralan natin kung saang part doon ang merong problema kung bakit hindi nagiging effective or hindi nagiging efficient yung sistema na yon. Okay. So, the goal of this IS audit is to reduce risk or mitigate, sabi nga nila. Okay. So, pag sinabing risk, that is a panganib. Okay. Yung panganib na pwedeng magkamali, panganib na mali ang maiproduce mong report or document or panganib na hindi mo ma-deliver yung output mo doon sa customer. So, that is a risk na agad. Okay?
So, we also have ano, a parang checklist po pagdating dito sa IAS audit. And yung checklist na yun is step by step nating ginagawa. And this is to test the conformance to policy, standards, and regulation. Okay? So, yung IAS audit, guys, is ginagawa siya para ma-check natin if our internal controls or yung mga rules natin sa ating opisina ay nasusunod ba at ano, nagagawa ng tama. Okay. So, tulad na lang ng kunwari, hindi ka pwedeng mag-print ng document na to since ang pwede lang mag-print niyan ay merong specific na empleyado. Okay? Hindi ikaw yung pwedeng magbigay ng approval sa isang document na nandun sa sistema kasi ibang tao yung naka-assign doon. What if hindi na-check yon? What if meron tayong mga yung parang nangyayari dito sa Pilipinas na yung palakasan na sistema? Okay? Kakilala ko si ganito. Doon na lang ako humingi ng document na ganito. Mas mabilis pa kaysa dadan ako sa tamang proseso. Okay? Maraming ganon, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Okay. Mahilig kasi tayong mga Pilipino sa madaling paraan, 'di ba? Meron tayong ano, meron tayong trait na tamad. Okay? Tamad iproseso, gusto may shortcut. Dadaan sa fixer. Okay? 'Yun yung iniiwasan natin. Kasi kung hindi sumunod sa tamang proseso ang mga bagay-bagay, you can expect these actions na ginawa ng empleyado, ng kahit na sinong involved doon sa sistemang yun, ay magkakaroon ka ng problema later on. Okay? So, in order to perform this IAS audit, we have the figure na nasa gilid po natin. Ito, yung Simplified Audit Engagement Process. Okay. So, simplified pa lang naman to kasi later on, i-expand natin kung ano bang ginagawa sa bawat blocks na nandito. Okay. So, on the first part, guys, meron tayo nung first step na plan, audit, and gather info. If you recall correctly, sa last discussion natin, meron tayong na-topic about ano, audit planning. Okay? Magsiset ka ng time frame mo kung saan ka magfo-focus na area, sino ang kakausapin mo. I-check mo rin doon sa area na 'yon kung kailan siya last na nahalukay or na-check ng iba pang auditor, okay? So 'yun, kapag meron ka ng plano, magpe-perform ka na ng information gathering. It might be an observation, an experiment, or pwede rin sigurong survey or interview with the users. Okay? You are currently gathering information kung paano ba nila ginagamit yung sistema. Okay. So yun yung first part po kasi diyan, guys. Parang kumbaga pine-prepare mo pa lang yung kakailanganin mong information to come up with your output as auditor na yung audit report. Okay. So, after gathering the info based on your plan, dun mo na i-evaluate. You'll review the internal control. Oh, connection is unstable. Okay. You'll review your internal control or the internal control of the company. Titignan mo kung yung mga na gather mong information ay sumusunod doon sa ano, sa rules ng company. Kung ito ba ay okay lang, sakto lang, oops, merong ano, merong na bypass na control. Okay? So kapag doon nire-review mo pa lang yung control kung efficient ba talaga siya or nagagamit ba talaga yung rules na yon or baka kukundit mo laba. Okay? Parang yung nangyayari ngayon, guys. Meron tayong mga instances na inaalis natin yung
face shield or face mask. Okay? Tapos, sinusuot natin kapag merong manghuhuli. Okay? Para saan ba talaga ang face shield at face mask? Okay. Para sa protection natin against doon sa virus. Kaso ang nangyayari, sinusuot lang natin siya, lalo na kapag may checkpoint. Kapag yung nakasakay ka sa jeep, tapos dadaan ng checkpoint, doon mo lang isusuot ng maayos yung face shield at face mask mo. Okay? Para saan ba talaga yan? Laban ba sa virus o laban doon sa nanghuhuli? Ganun din naman yung ano eh, yung rules sa daan na no helmet, no travel policy sa mga motorsiklo. Okay? Kaso nga lang, kapag walang nanghuhuli, makikita mo na yung helmet nasa siko, nakasabi sa siko ng mga nagbumotor. Okay? Tapos kapag may nakita silang traffic enforcer or police o LTO sa daan, doon lang nila isusuot yung helmet para lang hindi sila mahuli, para lang masabi na sumusunod sila sa patakaran or yung internal control. Then, kung ganun nga, hindi effective yung internal control. Okay? Hindi effective yung rule dahil sinusunod lang nila kapag alam nilang may nanghuhuli. Okay? Pero yung purpose nung rules na yon, na kung saan ang helmet ay sinusuot sa ulo para proteksyonan ang ating ulo sa disgrasya. It might be kapag full face na helmet yan, para na rin sa protection ng mukha natin. Okay? Lalo na kapag head-on yung banggaan, syempre, maiiwasan natin na madurog yung mukha ng driver. Okay? Ganon din sa yung the rest of the part of the helmet. Okay? Naka-design yung helmet para proteksyonan ang buong ulo hanggang doon sa lower part po na papunta na ng leeg natin. Okay? Hindi lang 'yan para sa brain. Okay, kaso nga lang yung maiba yung helmet nila parang singa, hindi ko alam, protection yata doon sa ano nila sa buhok. Okay? Walang lagpas na doon sa ano sa ano ba 'yan? Yung mga helmet na ano parang sombrero lang. Okay? Tingin ba nila kapag na-disgrasya sila hindi tatamaan yung ibang part? So naka-design talaga yung helmet for its purpose. Okay? At yung purpose na yun is protection na yung driver or yung nagsusuot nun against harm sa ano sa ibang mga pangyayari. Okay? Pero ang nangyayari is hindi nila sinusunod yun. Akala nila requirement lang na isuot ang helmet dahil merong batas. Pero pag walang batas na yun, wala rin. Okay? Hindi rin sila susunod. Okay. Doon mo na makikita na hindi effective minsan. Okay? So gagawa ka ng paraan para ma-enhance pa yung rule mo na yon or yung internal control mo na yon. Okay? When reviewing that, you'll also be performing compliance and substantive tests. Okay? Itong compliance and substantive test is madi-discuss din natin later on. But to give you an overview about this one, kapag sinabing compliant, sumusunod. Okay? Sumusunod lang. Okay. Kung nakita mo yung control natin kanina na no helmet, no travel, okay? Hindi nila sinusunod. Hindi sila compliant. Pero minsan, compliant sila kapag may nanghuhuli. Okay? Pag sinabing substantive din naman, nagagawa niya yung kanyang purpose. Okay? May mga times din po kasi na merong ibang purpose yung bagay na yon. Okay? So, just like, ano, let's say, another example natin, face mask. Ayan. Meron po tayong face mask. Okay? Nakasuot nga yung face mask natin. Compliant tayo. But, is the substance of using the face mask is enough? Okay? Nakasuot nga yung face mask mo. Nakalabas naman yung ilong mo doon sa face mask. Compliant
ka na nakasuot ka ng face mask, pero substantively, hindi nagagawa ng face mask yung kanyang purpose. Okay? Imagine ninyo, yung face mask is para sa hindi makalanghap ng virus yung ating respiratory system. Pero ang nangyayari, yung face mask, okay, nakadikit sa tenga natin, tapos ang tinatakpan yung leeg. Bakit? Yung virus ba nangingiliti? Okay. So, hindi naman sa ano, pero medyo may pagka ano ako, sarcastic ako sa mga taong substantively hindi nila nagagawa yung purpose ng ano. Pati na rin yung face shield, 'di ba? Yung face shield is para hindi matalsikan ng laway or ng kahit anong droplet ang any part ng ating mukha. Okay, habang nakasuot tayo ng face mask, that is a second protection against the droplet that might carry the COVID virus. Okay, or COVID pala. COVID virus na nga. Anyways, dun sa ano natin, sa example natin na yun, makikita natin na most of the people, oo, may face shield nga sila, pero nasaan yung face shield nila? Walad muling da. Okay, nasa ulo nila. Bakit? Akala ba nila yung droplet is nanggagaling sa langit? Okay, ginawang payong yung face shield. Okay, so ang useless na rin yung face shield. Okay, nakataas yung face shield, nakababa yung face mask, nagsuot ka pa. Okay, so doon pa lang, you are currently performing if the internal control or the usage of the internal control is compliant na ba or substantive, di ba? Okay, after that, you'll come up with your evaluation. Okay, you'll prepare and present the report based on your expertise. Ayan, kung saan ka mang expert, financial audit ba yan? Operational audit ba yan? Information systems audit ba yan? Lahat ng klase ng audit, meron tayong expertise. Okay, and you must prepare that and present that to the management na kung saan tinatawag natin na yung sa board of directors. Sabi nga natin, subset of board of director ang ating audit team. Okay, tayo yung boss doon eh. Pero tayo yung taga-check, tayo yung taga-advise din doon sa mismong management kung tama ba ang ginagawa nila. So, on these four parts ng audit engagement process natin, makikita natin na pwede na tayong mag-formulate ng plan. Okay? So, meron na tayong parang hindi tayo basta-bastang mag-judge sa isang bagay. Meron kasi tayo nitong dalawang process na nasa gitna na na dinodouble check nating maigi yan. Kasi nandyan, nakasalalay dyan po kung ano ang ire-report natin, kung anong klaseng internal control ang ginagamit ng mga empleyado or ng management at kung nasusunod ba sila. Okay. So, to break down that simplified audit engagement process, ganito po ang nangyayari talaga, guys. Yan. This is the audit engagement procedure and it is divided into three, but yung color po nung mga blocks ay magkakaiba. Meron tayo nung gray on the first part, tapos yung nandito naman is white, and then we also have the gray pero medyo darker na rin po yung bandang huli. Okay. So, this explains the four actions kanina dito sa ating IS audit na page. Okay. So, nakita natin na simplified audit engagement process is divided into four at meron din tayong four na parts dito. Okay. So, on the first part, nakita natin plan, audit, and gather info. Ito yun. Okay. On this part, makikita natin na nag-gather na tayo ng info. Okay, so you'll obtain understanding of the subject area. Explain din natin yan later on.
at magpe-perform na rin tayo ng risk assessment, okay? Gathering info na rin 'yan, check natin yung mga bagay-bagay. Sabi nga sa ano sa chess, okay, yung rules ng chess, huwag padalos-dalos sa paglipat ng mga piyesa mo or else ma-checkmate ka. Okay. So you must perform the risk assessment. Ano bang unang dapat kong gawin? Ito yung first step ko. Susunod ito. Okay. So after that, okay, you will be preparing your audit engagement plan and gather the info by reviewing the plan with the auditee, okay, and evaluate whether the control design is effective. Okay. So in ano, in data gathering, okay, meron tayong iba't ibang klaseng approach. Okay. Makikita natin on this middle part of our screen na in evaluating the control design, marami tayong pwedeng gawin. Okay? Okay, ito yung next step. Yung mga pwede natin gawin is ito. Okay? Not all of those will be used but some pwede. Okay, this is on the part na kung saan ano na tayo nag-check na tayo ng mga bagay-bagay doon sa audit natin. Okay. You might be interviewing them or observing them. You might be reviewing the past documentation on the past audit na nangyari. Okay. Check mo kung kailan ba last na nahalukay itong problemang ito. Kung meron bang existing na report na nangyari na pala ito. Okay. Ganon din naman yung nangyayari kapag ano, 'di ba? Nag-check tayo ng or background check tayo ng tao, okay? Kunwari may naliligaw sa iyo. Tapos sige, review documentation. Tingnan natin, meron na bang naging jowa itong taong 'to? Ano yung naging past na relationship niya? Ano yung naging problema kung bakit hindi nag-work? Okay, dahil ano kaya yung dapat na gawin about that one? So ginawa ba talaga nung taong to yung dapat gawin? You are currently reviewing the past experiences of that person and then ganun din naman po sa mga company. Kapag may scenario na nangyari na pala ito, ang unang tanong na nasa isip mo is, bakit nangyari ulit? Okay, so yun po. Che-check mo kung talaga bang na-address na yung problema noon or hindi pa. Okay, ganun din naman po yung mga nandito na part, such as examining the audit logs and reports, okay? And yung flowchart ng automated applications. Okay, gumagamit sila ng computer system, paano ba yung flow nung paggamit? Ano yung unang pipindutin nila? May other person ba na involved sa paggamit nitong computer system na to? Ano yung mga rights or privileges ng iba't ibang user? Titignan mo lahat yun dito. Okay. Other technique din naman na ginagamit for evaluation is yung mga testing lang naman, compliance and substantive testing. Okay. So titignan mo kung sumusunod ba sila, kung nagagawa ba ng rules yung kanyang purpose, and then after performing those techniques. Okay? Hindi lang naman ano yan, it might be isa or dalawa, hindi naman kailangan lahat. Okay lang. So, depende kasi yon kung yung technique na yon is enough na para sa iyong report. But if not, then you should gather more information using these techniques. Okay. So, after these techniques will be used for evaluation of the control, okay, check mo na po yung mga results. Okay. Compliance, substantive, sumusunod ba sila? Kung mapapansin nyo, nandito yan. Nandito na tayo sa third step. Okay. Okay. So, kapag nag-evaluate ka na, okay, at nakita mo na yung result or nakita mo na kung ano ba talaga ang problema, okay, you must write that audit report and present that, okay,
Pero sabi nga natin on our first discussion, ang pagsusumbong ay useless kapag hindi rin naman nasusolusyonan yung sinumbong mo. Okay? So, ang last po na dapat na gawin sa audit is the management management must respond with a corrective action plan. Sabi nga natin, nakakapag-provide po ng value ang auditor kapag yung kanyang trabaho ay nakapagbigay ng katuturan doon sa company. Okay, anong katuturan yun? Nag-improve yung controls, nabago yung mga prosesong nakakapagbigay ng problema sa mga tao na involved doon sa sistema. Okay? So, sa ano natin, sa na-encounter natin everyday, mayroon tayong mga napapansin na maling proseso. Pero anong ginagawa natin? Okay, pinahayaan lang natin. Okay. Siguro iba na lang gagawa niyan. Okay. Hayaan na lang muna natin. Ganun ang nagiging ugali. But with the values of an auditor, okay, sasabihin mo yun sa kinauukulan. And you will make sure that right person na pinagsumbungan mo nung bagay na yon is susolusyonan niya, okay, yung problemang nakita mo. So for example, meron kang nakitang nangungopya na kaklase mo. Okay? So anong magiging feeling mo kung sakali man na, okay, sinumbong mo nga yung kaklase mo na nangungopya pero walang ginawa yung instructor? Ano sa tingin mo yung feeling mo? Okay lang naman pala. Mangungopya na lang akong by next meeting. Hindi na naman sinisita ni sir o kaya ni ano, madam. Okay? At dahil doon, nagkakaroon ng problema yung klase. Diba? Tamad na yung mga estudyanteng mag-aral dahil akala nila okay na lang na mag-cheat. Okay? Makakakuha ko ng madaling mataas na score dyan kasi may ano na ako, may gagawin na akong cheating plan. Okay. Pero kapag si instructor ay ginawa niya ng corrective action plan yung sinumbong mo. Okay? It might be directly dun sa person involved, okay? Or pagbabago ng sistema ang gagawin niya. Ganun din po ang audit. Ang babaguhin is hindi yung tao, kundi yung proseso. Okay? So instead of having sabi nating examination na identification, multiple choice, or yung madaling i-cheat na klase. Okay? He or she will make an examination that will really assess the yung kakayanan ng estudyante, di ba? It might be a yung exam na kung saan hindi siya based doon sa definition na nandun sa reviewer, but it needs understanding and deep knowledge about that topic para ma-answeran mo yung question na yun. Okay. Kung ganun ang ginawa niya, yung mga estudyante mag-aaral dahil in-expect nila na yung exam ni sir or ni ma'am ay hindi copy and paste sa internet o doon sa review material. Okay? Makikita nila na yung words na ginamit doon or yung definition na ginamit doon ay kailangan mong unawain para alam mo kung ano yung sasagot mo. Okay? At kung hindi ka nakinig sa klase, then problema mo na yun. Okay? But that action is created para maiwasan ang cheating. Okay, so itong ano natin, audit engagement procedure natin na to is ine-explain yan step by step. Okay? So
Let's go on step one muna. Dito muna tayo. Ano bang ginagawa dito sa obtain understanding of audit subject area? Ano bang nangyayari dito? Iintindihin mo yung area? Paano kaya yun? Okay. Okay. So, punta na tayo sa step 1A. Okay. So, in obtaining understanding of subject area, audit subject area, it may include tour facilities related to audit. Titignan mo yung opisina or area or yung facility na ginagamit nila. Titignan mo kung anong situation. Okay? So, another din naman na pwede mong gawin sa pag-check muna. Okay? So, parang ano to eh? Parang yung kumbaga imagine mo i-assess mo ang isang lugar. Bago ka mag-judge, kailangan puntahan mo muna. Tingnan mo, obserban mo kung anong manan doon. Okay. So, it also might include reading of background material or what is the company is all about. Okay. Bakit nga ba sila walang ganitong equipment? Bakit walang ganitong facility sa company nila? Bakit walang ganito sa business na to? Okay. Imagine you guys. As per nasa batas natin, lahat ng kainan must have yung CR. Okay? Dapat may CR. Yung mga restaurant natin, may CR or anything na pwedeng maghugas sila ng kamay, mag-freshen up sila or may ano nila yung excretions nila. Okay? Nasa batas 'yun. Okay. Pero meron ka mga napapansin na may mga kainan na walang palikuran. Okay. Titignan mo, bakit kaya wala silang palikuran? Wala silang CR. Okay. Most of those kainan or yung mga is either nasa mall sila, okay, or they just sell foods that are on the go. Okay. Yung mga may dine-in, okay lang. Meron sila dapat CR dahil yung customer nila is kailangan pa rin may time na kakailanganin nila yung CR. Okay. Pero yung mga for take-out lang at walang dine-in, hindi naman na required na meron silang CR. Okay. Yung mga nasa mall, okay, hindi naman required sa kanila dahil yung mall ay merong common CR. Pwede na lang sabihin yon. Okay. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-judge without reviewing the background material. Diba? So, sinabi mo, ito, hindi sumusunod sa batas. Walang CR. Yun pala, ang ginagamit na CR is yung common CR sa mall. Okay. Hindi naman required. Mapapansin nyo yan sa mga yung food court. Hindi naman required na lahat ng food court doon ay may kasari-sariling CR para sa sari-sarili nilang customer, di ba? Okay. Merong common CR sa lahat. Pero if the business is nakahiwalay sa ibang building or nasa isang at may dine-in sila, it is required to have comfort room doon sa facility nila. Okay. So, doon, nire-review muna. That is just one evaluation na pwede mong gawin. Okay? Marami pa, hindi lang CR ang pwede mong i-check. Okay, pwede rin namang equipments such as meron ba silang dishwashing machine or meron silang empleyado na ganito? Meron ba silang tamang disposal ng waste nila? Maraming pwedeng hindi lang kainan. That is kainan on kainan na type of business. Marami pa tayong klaseng business eh. Okay. Barbershop. Ayan. Barbershop. Tingnan mo, obserbahan mo. Do they provide new towels in each customer?
Tanungin natin siguro ang isang ano, ang isang kaklase nyo dito na lalaki. Okay? Let's say si ano na lang, si sino ba yung laging nagpapagupit dito? Randel. Nandiyan ka ba, Randel? Wala si Randel. Baka may pro. Yes, sir. Ayan. Okay. Good afternoon, Randel. Na-try mo na bang magpagupit tapos yung barbero mo is yung towel na nilagay niya sa leeg noong last na ginupitan niya ay yun din yung ginamit niya sa'yo? Yes, sir. Okay. So, doon pa lang maobserba natin na si Randel ay biktima ng maling control or maling or hindi na-implement na control. So thank you for that. Okay, siguro ano din, na-experience din ng iba yun sa inyo. Okay. So, ako nire-request ko lagi kasi na before ako umupo doon sa ano, sa barbero, sasabihan ko yung barbero na ano, palitan niya yung blade nung kanyang ano shaver. Okay, ganun din naman po yung sa towel. Okay, kung wala silang blade, meron din naman akong dalang pwede nilang ipalit doon. That is for my safety kung sakaling nakakalimutan nila yung internal control na yon to protect their stakeholders. Okay, or yung mga customer nila. Okay, kasi kung sakaling ginamit na sa ibang tao, pinasa-pasa, malay mo kung nasugat ka pa niya dahil dun sa blade na yon, tapos nasugat niya rin pala yung nauna. Okay, may sakit pala yung nauna, may sakit sa dugo, tapos lumipat sa iyo, good luck. Okay, so ayan. Maraming ano, maraming pwedeng i-check. Okay. Other din naman dito is we might review the business and IT strategic plans, okay, na meron sila. Meron ba talagang plano yung business na to or wala? Baka kasi nandun lang sila, okay, kapag nalugi, sarado. Okay. Wala talaga silang ano, yung kumbaga future plan for their employees, their customer, lahat ng stakeholders. Okay. Okay, another is pwede mong ma-obtain ng ano, understanding mo about the audit subject area by interviewing key managers na kung saan sila ang involved doon sa business process. Okay? Titignan mo kung bakit nila ginagawa itong action na to. Bakit si employee number one ang naka-assign doon? Ano bang meron siya compared sa other employee? May mga ganun. May mga reasons tayo na, ay may mga answers tayo na hinahanap doon sa mga naobserbahan natin na bakit naman ganun? Okay, tanungin ko nga dito. Okay. So, pag sinagot ka naman nung ano, nung taong pinagtanungan mo at naiintindihan mo na kung bakit ganun ang pamamalakad nila, then, congrats, you have just obtained the understanding about that area. Okay. Another is reviewing prior audit report, sabi ko nga, and identifying applicable regulations na pwedeng implement. Okay. Kasi syempre nagigets mo na kung about ano yung sa ano sa iyo audit mo. Ano ba yung pwede nating improve dito? Ano ba yung pwedeng naging problema? Okay. Okay. Another din naman na pwede nating pagtuunan ng pansin sa audit subject area natin is you must identify the areas that have been outsourced. Okay. Sabi nga nila may advantage at disadvantage ang outsourcing. Okay. It might be outsourced manpower, outsourced equipment, outsourced process. Okay. Process, nandun na rin sa manpower yan eh. Okay. But may advantages yun. Oh, advantage mo is makakatipid ka dahil hindi na ikaw yung mag-implement, hindi na ikaw yung magpapasweldo minsan doon sa mga manpower na in-outsource mo dahil dumaan sila sa agency.
advantage mo na hindi na ikaw dadaan sa no sa planning stage ng implementation ng isang bagay dahil galing na siya sa ibang tao at ginamit na rin ng ibang tao, and with that kampante ka na daw na okay, sige, install lang natin yan, gagamitin din natin later on. Okay, advantage mo rin na yung equipment na yun ay okay lang na masira kasi iba naman ang may-ari niyan. Okay? Gagamitin lang namin 'yan pag nasira, sasabihin namin. Tapos papalitan lang din nila. Okay? Yung mga ganung klaseng advantages, it will also come with disadvantages or yung mga ano, yung other side of the coin, sabi nga nila. Okay? Let's say yung equipment na outsource, okay, sila daw ang mag-provide ng equipment, wala kang choice kundi sumunod dun sa equipment na ibibigay nila. Okay, what if yung binigay nilang equipment ay, let's say, hindi top of the line for your business process? Medyo mabagal magproseso ng mga documents yung computers na binigay dahil yung binigay ay tinipid. Okay. So, nakatipid nga. Tipid din naman yung nilagay na equipments. Okay. Pero kung ikaw ang nag-isip ng ilalagay doon, it might come with a cost. But, rest assured na hawak mo yung mismong situation na yun. Okay. Ganon din ang mga manpower. Outsource manpower. Okay. Kung yung empleyado ay hindi mo talaga empleyado, tingin mo yung empleyadong yun may concern about your company? Hindi. Okay. Gawin ko lang ito kasi ito yung sinabi nilang trabaho ko. Okay? 8 to 5 lang ako kasi yun lang naman yung talagang binabayaran lang sa akin. May development planning. Pakialam ko dyan, hindi naman ako part ng company. Ganun ang nasa isip ng mga nasa outsource manpower. Okay? They are just paid on what they are hired for. Yan. At ikaw, kung ganun ang nangyayari, you can't have a reliable employee kapag outsource yung mga empleyado mo. Okay. So problema 'yun later on kapag sakali man na nagkaroon ng ibang interest yung mga outsource employee na 'yon. Wala sila kasing pananagutan sa kahit na anuman doon sa company mo. So relax lang sila. Okay? Unlike sarili mong empleyado, okay? Pwede mong maasahan sa ibang bagay. Okay, meron din namang time na pwede mong i-develop ang kanilang skills para sa improvement ng iyong company din. Okay, at walang, hindi mo yun problema dahil empleyado mo sila, hindi naman sila ililipat ng basta-basta dahil hawak mo naman sila. Okay, those are concerns about outsource. Okay, walang pananagutan kasi minsan ang mga outsource at ikaw, susunod ka na lang. Okay, so that is on step 1A, guys. Okay, so itong audit engagement plan vocabulary will be discussed by next meeting na po yan, as well as yung step 1B dahil mostly nang nandito na po ay terminologies. So on this part, I hope you understand what is IS audit as per the definition na topic natin, yung kanyang purpose at kung ano ang meron sa ating audit engagement procedure. Okay? So, as parting na line natin dito, sabi nga ng ito na nabanggit ng isang kakilala kong auditor . Okay? Hindi masamang yung maging pakialamero as long as may concern ka doon sa iyong pangingialam.
Okay? Or meron kang ibibigay na value doon sa pangingialam. Okay? Kung ikaw, wala ka talagang pakialam, then you are not currently giving value to anything. So, ayun po. Okay lang maging pakialamer. Basta, alam mo na merong magiging magandang output yung pagiging pakialamero mo. Magandang output ah, hindi yung ano lang, pakialamero lang. Okay. So, stop ko na po yung share and yung recording.